Balik biyahe raw ang mga traditional na jeep sa Cavite. Yan ay kahit na pinayagan na naman sila mag-operate ng lokal na pamahalaan. Kaya makibalita tayo kay Jenny Dongon. Jenny, bakit ba nagsiuwi yung ilang tsuper dyan? Alam mo, Rafi, matumal kasi yung dating ng mga pasahero bukod pa dyan sa matinding traffic dahil na rin sa dami ng mga private vehicle during rush hour. Kaya yung ilan sa ating mga nakausap na mga pasahero or I mean mga driver ay napilitan ng umuwi sa kanilang mga tahanan muna at babalik na lamang daw pag hindi na ma-traffic. Yung mga nakausap kasi natin, Rafi, kanina, alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, dalawang pasahero pa lang yung kanilang nakukuha. Kabilang nga dyan si Mang Benny na alas 6 pa ng umaga nagsimulang mamasada pero inabot na siya ng alas 8, dalawa pa lang ang naging pasahero. Si Ryan naman Rosario, unang araw mamasada ngayon, 500 din ang ginasto sa paglalagay ng plastic barrier sa loob ng kanyang jeep na isa sa mga health protocol. Nagresisyon din siyang umuwi muna kasi alas 8 pa lang ng umaga, matumal na rin yung mga dating na pasahero at dalawa pa lang yung kanya nakakuha. Samantala, sa loob naman ng jeep ni Rafi, ito ang bubungad sa mga pasahero. Yung dating 10 katao na kasya sa isang hilera ng upuan, 5 na lang ngayon. May nakaharap ding plastic barrier o nakaharang na plastic barrier sa pagitan ng mga pasahero. Bukod pa yan sa plastic sa kanilang harapan. 50% lamang yung capacity ng jeep sa ngayon. Di naman nagbago yung pamasahay na 9 pesos pa rin, bagay na inaapila dito mga jeep ni driver dahil luging-lugi na sila sa tumal na rin ng mga pasahero. Pero sa ngayon, Rafi, sa loob lamang muna ng munisipyo allowed itong mga jeepney driver at hindi muna sila pwedeng mag-cross boundary dahil na rin sa ipinapatupad na protocol ng ilang bayan dito sa Cavite. May nakakalat na rin ng mga monitoring team itong bawat LGU na magbabantay dito sa mga jeepney driver na sinusunod na dapat sundin nila itong mga health protocol dito sa bawat LGU maging sa kanila mga pasahero. Rafi. Maraming salamat, Jenny Dongon.